Okay, nandito naman po tayo. Ano, ang topic po natin ngayon is yung magre-review po tayo sa mga kukuha po ng mga driver's license. May examination po doon. Ano? Sana makatulong po ito sa atin para pumasa po tayo sa examination po natin sa LTO. Okay, sige. Sagutin po natin yung mga reviewers na binigay ng LTO. Okay, so may tanong dito. Sa isang intersection na walang ilaw trapiko, dalawang sasakyan ang dumating sa anggulong 90 degrees. Sino sa dalawang driver ang dapat na magbigay daan? Pinag-uusapan po natin dito is yung right of way rules. Ano? So, ang pinagpipilian po natin dito, letter A, ang driver ng sasakyan na unang dumating. Letter B, ang driver ng sasakyan na unang bumagal ang takbo. Letter K, ang driver ng sasakyan na huling dumating. So, tingnan po natin ang tanong. Ito kasi ang tanong niya, sino sa dalawang driver ang dapat na magbigay daan? So, sa batas ng right of way po natin, first vehicle stop, first vehicle go. So, dapat ang magbibigay daan ang driver ng sasakyan na huling dumating. Ang sagot po, letter K. Pangalawang tanong, ano ang dapat mong gawin kung papalapit ka sa intersection at ang daan paglagpas nito ay nakaharang na trapiko? So, ito po, imagine na lang po natin, isang intersection po siya na medyo matraffic at sa bandang harapan po ng intersection o sa unahan ng intersection, puno na po yung daan. So, hindi na po tayo makakalusot kung sakasakali. Siyempre, may stuck po tayo sa isang intersection. Ngayon, nakagu ka. Ito pong pagpipilian po natin. Letter A, hanggat maari ay tumutok sa sasakyan sa iyong unahan. Parang mali po at ayon. Letter B, unti-unting umusad patungo sa intersection hanggang gumalaw ang trapiko sa unahan. Medyo mali ata yun. Letter K, huminto bago makarating sa intersection at maghintay kung maari nang tumawid ng maayos. Ito po yung tama. No? So, huwag po nating pilitin. Baka mamaya po kasi maipit ka sa isang intersection, pwede rin po tayong hulihin ng obstruction motor vehicle. Sunod na tanong, kapag papalapit sa isang bigla ang paliko or korbada, dapat letter A, bagalan ang takbo bago lumiko. Letter B, bilisan ang takbo habang lumiliko. Letter K, biglang magpreno habang lumiliko. Ang sagot po natin dyan, letter A. Kailangan po kaibigan, pag halimbawang sa bandang harapan na po natin, makita po natin pakurbada ang daan. Dapat kasi ang gagawin po natin, pag halimbawang sa bandang harapan na po natin, nakita na po natin paliko ang daan, magbawas na po tayo ng speed. Dahil pag halimbawa po kaibigan, mabilis pa rin po ang speed po natin at paliko po ang daan dyan, minsan po nadidisgrasa po yung mga motorista natin. Yun po sinasabi po nilang nag-o-overshoot po siya. Sunod na tanong, sakaling may road crash, ang unang tungkulin ng driver na sangkot dito ay letter A, asikasuhin ang mga nasaktan at humingi ng tulong. Letter B, ibigay alam ang aksidente sa ospital. Letter K, ipagbigay alam ang aksidente sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Okay, so lahat po yan puro tama, no? Pero ang pinakauna pong gagawin natin dyan, letter A, asikasuhin ang mga nasaktan at humihingi ng tulong. So, letter A po ang sagot po natin dyan. Sunod na tanong, ang senyas trapiko na ito ay nangangahulugang magbigay daan. Pipilian po natin, letter A, baliktad na tatsulok. Letter B, patayong tatsulok. Letter K, pahalang na tatsulok. So, ang sagot po natin dyan, letter A. So, giveaway po yung baliktad na triangle na kulay pula.
Okay, sunod na tanong. Mahirap magmaneho kung gabi, kaya dapat gawin ang sumusunod kapag may kasalubong na sasakyan. Ang pagpipilihan po natin dyan, hinaan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi sa lubim. Letter B, lakasan ang ilaw sa pamamagitan ng pagsindi ng high beam. Letter C, sindihan ang mga headlights on and off. So ang sagot po natin dito, letter A, no? Kung may kasalubong po tayo, hinaan po natin ang ating ilaw sa pamamagitan ng pagsindi ng lubim, ilubim po ang ating headlight para yung kasalubong po natin ay hindi po masilaw. Sunod na tanong, ano ang pangunahing layunin ng mga batas, alituntunin at regulasyong pantrapiko? Letter A, upang kumita ng pera ang pamahalaan. Letter B, disiplinahin ang mga motorista. Letter K, magkaroon ng maayos na galaw ang mga sasakyan at ang mga tumatawid sa kalsada. Ang sagot po natin dito, letter K, magkaroon ng maayos na galaw ang mga sasakyan at mga tumatawid sa kalsada. Kasi lagi po ating tandaan, pinapatupad po natin ang batas trapiko para maayos po ang daloy ng trapiko at maiwasan po ang disgrasya. Sunod na tanong, sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o intersection na mahirap makita ang kasalubong, siguraduhin, letter A, patayin ang headlight upang makita ng mga motorista ang iyong sasakyan. Letter B, sumenyas sa pamamagitan ng pagpatay sindi ng headlight upang malaman ng mga tao at mga kasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. Letter K, i-switch ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang sagot po natin dyan, letter B. Sumenyas sa pamamagitan ng pagpatay sindi ng headlight upang malaman ng mga tao at ng mga kasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. Additional safety po siya para malaman po ng inyong kapamotorista na ikaw ay papalapit na sa kurbada or intersection o may makakasalubong po sila. Sunod na tanong, ano ang pinakaligtas na alituntunin habang ikaw ay nagmamaneho? Letter A, huwag ipilit ang karapatan sa daan. Letter B, bumusina upang maigiit ang iyong karapatan sa daan. Letter K, laging igiit ang karapatan sa daan. Okay, ang sagot po natin dyan, letter A, huwag ipilit ang karapatan sa daan. No, mahirap na po kasi pag pinilit po natin, baka mamaya medyo merong loko-loko po dyan na mga motorista po natin. Iba pa ho ang mangyari. Sunod na tanong, habang nagmamaneho at kailangan mong tumawag o sumagot ng tawag at wala kang earphone o Bluetooth, dapat kang letter A, agad na tumawag. Letter B, tumabi sa gilid ng kalsada at ligtas na lugar at sagutin ang tawag. Letter K, sumagot sa tawag habang nagmamaneho. Ang sagot po natin dyan, letter B, tumabi sa gilid ng kalsada at ligtas na lugar at sagutin ang tawag. Okay, so may batas na po tayo, ano, na pinagbabawal po ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, no? Or temporary stop po sa isang intersection. So mahuhuli po tayo diyan pag halimbawang may tumawag po sa atin, itabi lang po muna natin ang ating sasakyan kung wala po tayong mga special na guided na gagamitin.
Okay, so sana po marami tayong natutunan, ano? So meron pa ho tayong part 2 sa mga review po natin sa pagkuha ng lisensya. At syempre, hindi lang po yung mga kumukuha ng lisensya, yung mga lisensya na rin, no, parang refresher course na rin po sa kanila ito. So follow and subscribe lang po, safety at iba pa, para at least sa mga iba pang mga videos na ipapalabas po natin.